welcome back to my channel. So in today's video, dahil nagawan ko ng review pala yung last na video natin na Luna Organics na blush. Pasensya na kayo, hindi ko alam na fake pala yung nagawan kong review. So ito yung nagawan kong review, ito yung fake niya. Hindi ko alam talaga, pasensya na kayo. Pero yung kung napanood niyo yung video na yon na yung packaging niya is ganito. Ayan, fake pala siya, guys. Yung napili ko na shade ay yung ano, autumn na shade. So ito yung fake, yung kulay niya is parang ano, red. Red na red na parang may pagka pink na pinaghalo. And this one, yung original niya is ano siya, parang may pagka matte yung texture, tapos pink ano siya, light pink. Ayan, makikita nyo. Samantalang tong fake ay napaka dark ng kulay niya. And then pagdating naman sa ano, guys, dun sa font na ginamit, halos walang pagkakaiba. Yung dito lang talaga sa ano, sa fake ay napaka makulay. Ito kasi medyo naluma na kasi ito yung madalas na ginagamit ko ngayon, yung Luna Organics na original. Ito hindi ko na siya ginagamit knowing na fake siya, guys, ha. Halos din naman nagkakalayo, yung kulay lang talaga. Pag nakita nyo medyo dark pink na packaging na napaka dark, na parang red na siya, yun yung fake. Kasi yung original niya is, ayan, may pagka light pink siya. Ayan, so yun yung box packaging niya. Sa kulay din, guys, medyo magkaiba sila. Yung sa right side ko, yun yung authentic. While ang yung dito sa left side, yan yung fake. So, kung isa-swatch natin, ito yung original. Ayan. Ito, guys, napaka-smooth. As in, super smooth. Ayan. Kita nyo? Ang smooth niya i-glide sa skin. While ito, ayan. Kita nyo? Ibang-iba siya dito sa original. Ito, napaka-chalky. Tapos, nagbubuo-buo yung ano niya, yung parang yung nagbubuo-buo siya. Ayan o, kita nyo, parang super chalky siya. So yung nasa taas, yan yung original niya. Ito yung fake. Okay, yung original niya parang may pagka-mauve yung kulay. Yan, may pagka-mauve yung kulay niya. While here, orangey. So yan, pagdating naman sa pag-blend natin, guys. Etong original, super blendable. As in, napaka-smooth niya i-blend. Well, ito napaka... as in, parang nagtatag yung... ano, may tagging na nagaganap dito. Ayan. Kita niya? Sobrang chalky yung fake. So, ayan. Ito yung fake, guys. And this one is the original. So, yun lang yung pagkakaiba nila. So far, mas okay talaga yung authentic. As in, wala kang problema sa authentic kasi lahat okay. Pagdating sa application, guys, natry ko yung authentic. As in, kahit nagpulbo ka na dyan, kahit ipatong mo siya, nagpulbo ka na, hindi siya namumuo-muo. Unlike sa fake. So ngayon, galing na kasi ako sa labas, so susubukan natin siyang i-reapply. Nagpulbo ako, guys, ha. So, gagamitin natin yung original na Luna Organics na clay blush. Ayan. Retouch na to, guys, ha, kasi natanggal na siya. Pagdating naman, guys, sa longevity, halos hindi sila nagkakalayo. So, isasabi ko na lang sa inyo yung observation ko dun sa product, since pareho naman na sila na natry ko na. So, eto, i-reapply ko siya yung authentic to, guys, ha. Kung titingnan nyo, ayan. Ayan. Kahit i-reapply ko yung authentic na nagpulbo na ako, guys, okay pa rin siya. Nabiblend ko pa rin siya ng maigi. Unlike dun sa fake. Yung fake talaga, kapag ipinatong ko dyan na nagpulbo na ako, yung inuna ko yung pulbo or powder, hindi siya magandang tingnan kasi namumuo. This one, yung authentic, as in kahit pa nagpulbo ka na or
nag-powder ka pa, nag-press powder, okay na okay pa rin siya tingnan. Kita nyo na blendable pa rin siya. So, yun lang guys. Please subscribe to my channel kung hindi ka pa nakasubscribe. And that's it. Thank you so much for watching. And I'll see you again in my next video. Bye!